palakpakan natin ang Diyos na buhay. So ang topic last week is expectation versus reality. And it turned out na ang ating expectation should be our reality. Why? Because that is our faith. Amen. Siyempre, pag umaasa ka tapos hindi naman mangyayari, palagi pong, ano po yun, na malagi pong lose hope ba ang tawag doon? So, pero sa Panginoon, alam nyo, hindi ka na magantay ng promise kasi yung promise nasa iyo na. Yung promise nasa akin na. Amen ba? Kaya po yung mga nalilito dito, bakit what walang, asan yung promise ni Lord? Bakit hindi pa ito nangyayari? Amen. Bakit nangyayari sa mundong ito? Bakit hindi ko makuha ang pabor ng Diyos? Kaya ang topic po ngayon, ang title niya, The Answer of Tomorrow. Amen? Yan po ang topic natin ngayon. At bago ko po umpisahan, kukunin ko na rin po ang pagkakataon na to upang ihayag ang salita ng Diyos para sa kaligtasan ng marami. Alam niyo po ba, isa sa mga pinakamadaling mangyari sa mundong ito ay ang tao maligtas. Amen po ba? Hindi po mahirap maligtas. Basta ang puso, payag, maniligtas ka. Amen. Ganito lang po kasimple. No? Ang sabi sa John 3:3, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Naku! Akala ko, sabi nung in-invite niya, in-invite ako dito, akala ko religion. No po, ang born again po is verse sa Bible. Amen. Hindi po yan religion. Amen. Ang pagiging born again po ay para makita mo ang kingdom ni God. May experience mo ang kingdom ni God. So tinuturungan ko na po magpaliwanag yung mga dapat magpaliwanag sa inyo. No? Tandaan nyo po, pag tinawag na born again, ito po ay karapat dapat lamang na mangyari sa tao upang makita niya ang kingdom ni God. Natural, kapag po ikaw ay aking tinanong, kung gusto mong makita ang kingdom ni God, ay kailangan kang ma-born again. Ma-born again, hindi maging born again. Okay? Kailangan kang ma-born again. Okay? Ang kasunod na verse niya, napaka-importante. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Entrance ng pinag-uusapan. See? Siyempre, ayaw mo lang makita. Gusto mo makapasok, di ba? So, you must have a proper understanding kung sino po tayo dito. Okay, so kailangan pala ma-born again. Paano ka ma-born again? Kailangan tanggapin mo si Jesus sa puso mo. You cannot be born again. Okay, you cannot be born again unless someone will change you and something will change from your life, no? Yung dati mong buhay. Eto pala, paano ba maligtas? Eto naman ang pag-uusapan natin. Kailangan may deklara ng iyong labi na Jesus is Lord. Amen? Ang sabi sa Romans 10:9-10, sabi niya, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Akuan po natin? Simple lang, ano? I-declare natin sa ating labi, Jesus is Lord, at paniwalaan natin sa ating mga puso na siya ay bumangon mula sa mga patay, maliligtas ka na. Amen. Ang dali-dali maligtas na. Oo, basta galing sa puso. Okay? Pero kailangan mo magsabi. Bakit? Dahil sinabi sa verse 10, "For it is written in your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth you profess your faith and are saved." So kailangan pala magpo-profess po ang ating labi. Magpo-profess po pala ang ating mga bibig. Hindi lang yung parang sinasabi lang ito ng kayong kaisipan. Kailangan po may power. Alam niyo ba bakit? Ang sabi ng scripture, life and death is in the power of the tongue. So every words that comes out of our tongue can be a blessing or a curse. Amen? So mag-ingat po tayo sa mga lumalabas sa ating mga bibig, lalo na pag ang confession niya para sa family mo, sa anak mo, mismo sa sarili mo. So sa araw pong ito, sa mga hindi pa ito dati ginawa, ini-invite ko po kayo na i-confess din natin o i-utter natin ang binasa nating verse kanina
bilang pagtanggap sa ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Pag tinanggap mo si Jesus, then yung dating buhay mong walang Jesus, may papanganak ka muli na mabuborn again ka kasi si Jesus nasa iyo na. Siya na maghahari sa puso mo. Magtataka ka, may problema ka, nalulungkot ka. Dapat malungkot ka, pero ang saya mo. Amen. Dapat magpakamatay ka na, pero sa tindi ng problema, pero gusto mo pang mabuhay. Alam mo yung ganon? Alam mo, minsan dumaan sa buhay ko, pinipilit kong lumungkot. Hindi ako lumulungkot eh. Bakit? Ang natural kasi sa loob, masaya ako. Sinubukan ko po yung kay tatay nung patay siya. Kasalo ko yan ng burol, pinupinat ko, dapat malungkot ako, patay ang tatay ko. Hindi ko alam, but masaya ako. Kasi sinabi kasi ni Mrs., nung buhay si tatay, pinatanggap niya rin sa Panginoon. Eh, ba't ako malulungkot kung siya ay ligtas? Ang sabi ko, dapat magamit ako sa mga buhay na kasalukuyan na nasa paligid ko ng mga buhay. Kailangan maligtas din yung mga to. Kaya kahit anong pilit kong lumungkot, hindi ako nalulungkot. Nalungkot lang ako nung nakita kong umiyak si mama. Ayun po, nalungkot na ako nun. Kaya para po maalis na po yung kalungkutan na yan, kung ikaw palaging balisa, sinubukan mo na lahat, no? Ang galing-galing mo na sa trabaho, ang yaman-yaman mo na, lahat ng gusto mo nabili mo. Amen. Lahat ng gusto mo maangkin, naangkin mo na. Pero bakit hindi pa rin kumpleto? Kulang pa rin ang puzzle. Kasi wala pa si Kristo. Subukan mo ngayon, sumabay ka katulad ng sip ng usapan natin. Kanina, na verse. Okay? Ide-declare na mo si Jesus. Jesus is Lord. At i-utter mo sa iyong labi na siya ay nabuhay mula sa mga patay. You will see your life will never be the same again. Are you ready? Kung ikaw ay first-timer, amen? After this, kung second-timer ka naman, pag-pray mo yung first-timer. Ganun lang po yun, give and take yan. Close your eyes and pray. Sabihin mo, Father in heaven, I declare that Jesus Christ is Lord. And all I believe that He rose from the dead because death cannot arrest Him. Because He is life. And it is in my mouth I profess. It is in my mouth I utter that Jesus is Lord. At salamat sa Kanya dahil sa Kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, ako ay nabuhay. Sa Kanyang paghihirap, ako na ay nanagana. At sa araw na ito, idinedeklar ako, siya ay naging anak ng tao upang ngayon ako ay naging anak na ng Diyos. Ito po ang aking pananampalataya na mula sa araw na ito, si Kristo na nagahari sa aking puso at sa aking buhay magpakailan pa man. At pinaniniwalaan ko rin bilang anak na ng Diyos, ang aking pangalan ay nakatala na rin sa aklat ng buhay. At ito po ang aking pananampalataya hanggang sa huling hininga ng aking buhay sa ibabaw ng mundong ito, na kailanman hindi na mamawalay sa akin sapagkat ito ay aking iingatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay sa mga bagong ligtas. Praise the Lord. Today's topic, ang title po tulad ng sinabi po kanina, The Answer of Tomorrow. Do you know, there are three things that are naka-fix na. Yung past, wala ka na magagawa. Pag under ng rail mo, take yung second na yun, hindi mo na maibabalik. Yung past, wala na yan, tapos na yun. So, past is just a story and history. Yung present, ngayon, meron ka pa magagawa. Bakit? Pwede mo pang gawin. Pero yung future, hindi mo pa maipapangako. Hindi mo nga pwedeng ipangako na, ay mamaya, kakain tayo. Hindi pwede. Bakit? Marami nang gustong kumain the next meal, pero sila ay namatay. Naintindihan niyo po ba? Hallelujah. Pero yung kasalukuyan, meron kang pamagawa. Pero, pwedeng magkaroon ng pag-asang kinabukasan, depende kung sinong kasama mo. Are you ready for this?
Ayan, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Okay? So, meron pong slide ng Tagalog. Bibilisan ko lang sa Tagalog, tapos Englishin ko na. Okay? Sabi sa 1 Corinthians 1:26-31, sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Amen. Hallelujah. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga. Upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Pwede mong sabihin, oy, future. Amen. Ipinagmamalaki ko ang Diyos because He holds the future. Amen. Hindi mo pwedeng pagmalakihan ang future at hindi mo rin pwedeng pagmalaki ang future. Sabi, ito para it, ba't mo baga nag-i-invest para sa future ng mga bata? Magandang pakinggan sa mata ng sanlibutan. Pero pwede mong sabihin na para sa future ng mga bata, isinalang-alang ko na ito, inilagay ko na ito sa kamay ng Diyos. Mas matibay yun. Di mo, why? In our own ability, no? In our own strength. It is like you want to guarantee the future. No one can guarantee the future. Everything in this world is not permanent. Lahat. Amen? Lahat, hindi yung anong, sa mundong ito, isa lang tiyak na permanente sa mundong ito. Ang tawagin kang gwapo at maganda. Permanente na yan, unless naguluhin mo. Okay? In English, we read it in English, sabi niya, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. Okay, maganda na pala yung mukha kang hindi matalino, pero gusto ka ng Diyos. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us a wisdom from God. Wow! Hallelujah! Kung sino may Kristo sa puso, kung sino namumuhay kay Kristo, sila yung tunay may wisdom. Sila yung tunay na may kaalaman. Amen po ba? That is our righteousness, holiness, and redemption. Isipin mo, lahat nasa iyo na pero hindi ka ligtas. Lahat nasa iyo na, Diyos na lang ang wala. Kaya kahit kailan hindi makakaranas ng kapayapaan o tunay na kagalakan ng mga taong walang Diyos sa puso. Verse 31, therefore, as it is written, let the one who boasts in the Lord. So, siya lang ang ating pagmamalaki. Wala na pong iba. Amen? Palakpakan naman natin ang mga kapatiran natin. Amen? At ang sarili natin na meron ng Diyos sa kanyang puso. Hindi mo may pagmamalaki, pero si Lord, nakikita niya lahat. Nakikita niya ang kinabukasan. Kaya nga tayo nagpe-pray. Kaya nga tayo nagpapaguide. Kaya tayo umaasa sa Diyos. Amen? Kaya tayo nagde-devotion. Kaya tayo nagbabadasan ng Bible. Why? Upang i-determine ng Diyos kung ano ang inaharap. Binibigyan ka niya ng warning, binibigyan ka ng guide. Sabi niya, ang kanyang salita ay ilaw. Bakit? Para hindi ka madapa. Para maliwanag sa iyo ang lahat mong dadaanan. Sabi niya, kapag ikaw ay nanghihina mula sa kanyang salita, makakasumpong ka ng kalakasan. Kapag ikaw nalulungkot, amen, hindi ka pupunta sa red district, amen, hindi ka pupunta kung saan-saan, pupunta ka sa salita ng Diyos,
Amen. Dito ka sa white district. Amen. Hindi sa red district. Sa white district tayo pumunta. So lahat, masusumpungan natin lahat yan sa salita niya. Amen. Kumisang kasi, binabase mong yung buhay base sa nababasa mo sa teleserye. Alam mo ba ang teleserye, past tense na yon? Isang pelikula yon na pinlay. Daig pa natin ang pelikula. Buti pa dito, live. Kadalasan, manunog kang pelikula, binabase mo ang buhay mo doon, eh samantalang nakikita mo, mini-makeup-makeup lang, hindi naman kagandahan yun, mas maganda ka pa nga doon eh. Amen? Why? Past tense na yun eh. Wala na yung magagawa, nakapix na yun. Kahit anong pelikula, parang yung basketball o boxing, ano, na i-re-replay na lang, alam mo na yung ending. Pero ang Diyos, alam niya yung after ng present. Amen? Kaya ang future ang tawag doon, after present eh. Naintindihan natin? Kasi hindi, no one can guarantee. Tulad ngayon, ang daming nagugulo. Life is so certain. Sabi nga ng kapatid ko, Kuya, sa panahon ngayon, hindi na pinag-uusapan kung sinong maraming pera, kung sinong mayaman, o sinong mahirap. Ang uusapan ngayon, sino pang mabubuhay. Naalala ko yung kilala ko, presidente sa company. Ang laki ng bahay, mansion sa Maynila, no? Ang ganda-ganda ng buhay nila pero namatay sa COVID. Ngayon, nabalitaan ako sa Angeles, one of the super millionaires sa Pampanga, nabalitaan ko, nagka-COVID, the next 2 days namatay daw. Amen po ba? So what is certain about future then? Only Jesus can secure our future. Wala na pong iba. Kaya ang sarap umasa sa Diyos. Even vaccine, amen? Magandang vaccine. Amen. Pero vaccine ng Panginoon. Alam mo ba kanina nung tumanggap tayo sa Panginoon? Nung tinanggap natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesus sa ating mga puso? Yun yung spiritual vaccination na kailangan natin. That guarantee that no weapon formed against you shall prosper. Hindi lang virus. No weapon. Kahit anong weapon ng kalaban, no weapon formed against us shall ever prosper. Ganun po katindi ang spiritual vaccination natin. Protected by the blood of Jesus. The enemy cannot touch you. Your family cannot touch you. Your business cannot your business hindi kayang pakialaman ng diablo. Gusto niyang magulo pero hindi niya mapakialaman. Amen. Amen po ba? So yun ang merong Panginoon sa kanilang mga buhay na nag-guarantee ng future. Kaya sabi niya, ihihiyain ng Diyos ang mga marunong, ang mga personor. Ihihiyain yun. Kung wala rin Kristo sa puso, amen, kung wala rin Kristo sa puso, eh ano pang kagalakan mo sa buong buhay? In the end, papunta lahat doon. Marami na po akong na-meet. Amen, halos nasa kanila na lahat pagdating sa bahay nila, pagdating doon sa kanilang mga kwarto, bumabaha ng luha sa kanilang mga unan. Makita mo yung unan, ang ganda, pag pindress mo, naku, parang SpongeBob. Pag ginanon mo, lumalabas ang katas ng iyak. Totoo po yan. Amen? Kaya simula ngayon, kapag ngayon nasumpungan mo si Kristo dito, tapos na ang kayong kanungkutan. Amen. Ang ikalulungkot mo na lang, hindi ka nakapag-devotion ngayon, hindi ka nakapag-devotion, nakakalungkot talaga yon. Amen. Pero in general, in the full view, palagi ka nang may kagalakan basta na kay Kristo ka. Palakpakan naman natin ang ating Panginoong Yesus. Amen po ba? So, meron po akong hugutin dito na kasi people keep on asking, oh, Lord, I want to be blessed. Lord, bless mo ako. Bless me, no? Sa totoo lang, kung merong speaker ang bawat bibig ng mga tao dito sa mundong ito at merong speaker na nakatap sa langit, wala kang maririnig doon na madalas kundi ang bless me, Lord. Lord, bless me indeed, bless me, bless me, bless me, bless me, bless me. Amen. Ang daming humihingi ng blessing, hindi nila alam, matagal ng blessed. It is only an activation of what is already inside of you. You are already blessed. It is only to realize, blessed ako . Mapapagod ka sa kakakasalita. Amen. Mapapagod ka sa kakaasa. Eh, bakit mo aasahan yun? Nasa iyo na.
Amen. May Kristo ka sa puso. Do you know what you possess? Tinuro ko na to eh. Amen. What do you possess? Ang dami ko kasi nakikita kayo, naririnig. Amen. Yung iba, na kay Kristo na, ay ba eh, nagpulang kabayo pa. Ano yung pulang kabayo? Red horse. Hindi mo ba kukuha na? Ikamamatay mo pa yan. Ba't ka magre-red horse? Di ba? White horse pa ba? Amen. Hindi po ito dadadaan. Pag kay Kristo ka na, kay Kristo ka na, wag mo naman i-confirm sa kalaban, nasa kanya ka pa. Eh, kung confirm pa sa Diablo na sa demonyo ka pa. Amen. Eh, pag andito ka na, lubus-lubusin mo na, dire-diretso na natin. Masarap ang nasa kamay ng Panginoon. Amen po ba? Pero pag mag-pray ng blessing, super. Meron tayong gagayay na isang tao ngayon sa pagkatao ni Pedro. Kung paano na hindi na mahalaga sa kanya kung anong mga blessings. Okay? Mababasa natin yan sa Luke chapter 5, verse 1 to 11. O sige, bago po umpisa ito, tandaan natin, si Pedro din na nagsabi, sabi niya, silver and gold I don't have, but in the name of Jesus, rise up and walk. Marami nang mayaman, no? Kulang na lang, bilhin nila ang kanilang kagalingan, hindi naman gumagaling. Okay, in Luke chapter 5, verse 1 to 11, ito sabi ng scripture, one day as Jesus was standing by the lake of Genesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. Ibig sabihin, si, ano yan? Paborito ko yan, lagi naririnig sa akin yan. Si Jesus nagpipreach. The greatest preacher and teacher that ever walked in this world is the one preaching there. Our Lord Jesus Christ. He saw the water's edge, two boats left there by the fishermen who were washing their nets. Hallelujah. So tapos na. Ang mga mangingisda, kaya nakagarahe na ang kanilang mga bangka. So he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Okay, ibig sabihin, layo-layo mong konti mula sa shore para ako ay magkaroon ng full view at pa makita ko ng lahat ng listener. Okay, parang ganun. Okay, then he sat down and taught the people from the boat. Sabi mo, from the boat. When he had finished speaking, so tapos na yung preaching, it's a benediction. Tapos na yung benediction, amen, it's miracle time. Altar call. Amen. Okay. He said to Simon, etong maganda eh, kung sinong iniraman ng bangka, siya ang bibless niya. Amen. Nabasin niyo yan? Siyempre, sino nagpairam ng bangka, ibibless niya yung bangka. Amen. Amen. Praise God. Gusto mo ma-bless yung bangka ng bahay mo? Magpa-cell group ka dyan. Mag-soaking ka dyan. Mag-prayer ka dyan. Yung bahay mo, hindi yan binigay ng Lord sa'yo para information center. Alam mo information center? Sentro ng chismisan. Information center. Basta hindi, merong hindi alam, dyan mo'y tanong. No? Ang bahay na yan, pinahiram lang sa'yo ng Diyos yan. Ang mga tinitira natin, kahit bansyo, kahit pa may titulo ka, hiram pa rin yan. Tingnan mo, pag mamatay ka, hindi mo maya madadala. So, binigay ng Panginoon yan, kaloob niyang lahat yan, upang tugunan ang ating pangangailangan sa ibabaw ng mundong ito. We can call that, yes, a blessing. Pero there is more than that. Blessing, you are blessed today. What is tomorrow? What is your answer for tomorrow? Only Jesus can answer tomorrow. Okay, only Him will guarantee what is there in the tomorrow. Ito po yan. So, pinahiram niya ang kanyang bahay? O pinahiram niya ang kanyang sasakyan? Eh, ako, iniisip ko, baka madalas doon na rin natutulog yung si Peter sa bangka niya. Lalo na pag gusto niya takasan ng asawa niya. Eh, baka pag nag-aaway siya, wala ka na namang huli! Sabi, guguloy na naman ako nito. Doon na nga lang ako makatulog sa bangka. Wala sa Bible yan, baka hanapin mo. Ano lang, medyo napipilikula lang sa akin. Siyempre, may mga usapin dyan na hindi lang naisulat, pero pag dugtong-dugtong mo sa realidad ng buhay, kung paano tayo nabubuhay ngayon, ganun din sila nabubuhay noon. No? Same hangin na umiikot-ikot lang, hindi naman nagpalit. Same araw, same na mundo, same na iba't ibang uri ng alaman, same na dagat. Tingnan mo, yung mapa, hindi naman gano'n nagbago.
Noong panahon na yun, no? More than 2,000 years ago, alos ganun pa rin itsura ng mga bansa. No? Titingnan mo sa mapa, walang gano'n nagbago. So, yung kaya maituturing natin ang ating kasalukuyang pamumuhay ngayon kumpara noon namumuhay sila. Ang pinag-uusapan na natin naman ang buhay ni Pedro. After nito, ang buhay mo na ang ating pag-usapan. Okay? So, Simon answered, Master! Ito na si Marunong. We've worked hard all night and have caught anything. Tandaan nyo, bago inutusan ni Lord si Simon, nag-preach muna siya. Ikaw naman, nakikinig ka doon, the greatest preacher ever preached in this world. Siya nag-preach doon. Ibang dating ni Lord, no? Kahit yung mga kaaway niya, napapakinig sa kanya. Kaya nila, inaalam, ano ba tinuturo yan? Why? Sa tindi ng anointing, napwepera siya sila makinig. Kahit medyo salungat sila sa ating Panginoong Yesus, inaalam nila kasi yun ang panchuchu nila dun sa mga Herodes ng kanilang mga buhay. You know, some people are listening for them. There are two kinds of listener. Some listen to be changed and sometimes some people are just there to get information. Ano ba talaga? Sino ba yung sinasabi nilang poging preacher dito? Amen. Tapos nagulat mo, ay, yan lang pala. Mas pogi pa ako dyan. Amen. Okay. Hallelujah. Tuloy ko lang. Sam, we worked hard all night and never caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Pinag-usapan na natin to, di ba? Dahil sinabi mo, okay, Lord, ibababa ko ang net. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Imagine, ang net, hindi yan magbe-break dahil sa dami ng isda. Mabibreak yan kasi ang bigat ng mga isda. Na-realize nyo yan? Ibig sabihin, hindi ordinary mga isda to. O sabihin na natin na maliliit. Pero sigurado ako sa katutok yan kasi hindi naman mga ngarib ma-break ang net kung hindi sanagan sobrang dami yan o sobrang laki. Amen? Kung iusog mo pa ng konti yung kwentong yan, talagang, di ba, nagtawag pa sila sa kabilang dako, kabilang boat. Ito, basahin natin. Okay? When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Here we go. So they signaled their partners on the other boat to come and help them. And they came and filled boats so full that they began to sink. Ganun karami. Kung gusto mong kahit lahat ng isda sa dagat, bigay sa iyo ni Lord. Sabi nyo, gusto mong palit ka, lahat ng isda, lupa na, ikaw sa tubig. Kung gusto mo yung kayang gawin ng Diyos yun, kaya lang malalabag yung batas niya. Amen. O kaya sabi mo, Lord, na hanggang ngayon, ganito lang ako. Alam mo ba sa dami ng blessings sa dagat, isang balyena ka lang. Amen. Hindi mo na mauubos yun. Baka hindi mo nga mabuhat yun. Hindi mo nga maiuwi yun sa sobrang laki. Huwag mong sasabihin, Lord, bakit naman ganito ang lupit ng buhay? Gusto mo isang balyena? Amen. Kaya mong iuwi balyena? Patalunin lang ni Lord yung balyena mula sa... Walang sinabi si God sila. Amen. Mas malaki pag si Lord ang nagbigay. Amen. Palakpakan naman natin ng Diyos. Okay? Buti na lang, may barka, yung tama yung barkada, sinamahan si Pedro. Tingnan mo. Nakuha si Pedro, damay sila. Amen? Oh, yung mga sobra dito, baka mawarak itong bangka ko. Diyan na yung iba. Ayun, sila rin, halos lumubog. When Simon Peter saw this, ito yung nakaka-misteryo dito. Ito yung gusto ko. When Simon Peter saw this, he fell at his feet. He fell on his knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." Wow! Ibang sinabi ni Pedro. Dito na yung pag-uusapan natin. Ano ba talaga nasa bukas? Blessing ka ng blessing. Si Pedro, kuha niya lahat ng blessing. Hindi yung ordinary blessing. This is the catch of a lifetime. Sa buong buhay nila, baka doon pa lang sila nakakuha ng ganong kalaking. Kaya na-amaze sila, sabi ng verse 9. For he and his companions were astonished.
Sa ibang translation, amazed at the catch of the fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." Sinabi ni Lord ang future. From now on, you will fish for people. Hindi ba promotion yon? Amen. Ibig sabihin, huhulihin ang lahat ng sarena at syokoy. Fish. Fish ng mga tao. Amen. Kaya nag-isipin iba. Kaya mag-drawing tayo, tao gawin nating isda. Siguro galing dyan yan. Mga tinker, may nilikot ng pag-iisip. Oo nga, no? Siya. No? Tapos ginawa na, totoo na. Marami naman tao na balisa, naghahanap ng ganyan. Eh, nagrinig ng demonyo. Oh, mga tao, naniniwala na sa sirena. O sige, simula ngayon, sabi ni Satanas, ikaw demonyo ka, ikaw na yung espiritu ng sirena. Ayan. Ikaw espiritu ng syokoy. Umaasa naman yung tao ngayon, may espiritu na, ay, may sirena, syokoy. Amen. Sino ba nakakita na ng syokoy at sirena sa totoo lang? Pelikula, meron. Bakit? Alam mo, bakit ginawa nila sa pelikula? Kasi past yun at present. Pero hindi mag-guarantee yung future na meron talagang sirena. Amen. Pag nakahanap ka, sama mo ako. Amen. Pero pwede mo makita yun, maaaring demonyo na nagkatawan ng sirena. Okay? Sabi niya, "Don't be afraid, but now you will be for people." So they pulled their boats up to the shore, left everything and follow him. Ito yung nakakamatindi dito. After ng matinding blessing nila, ito nangyari. They pulled their boats up on the shore, left everything and followed him. Di mo ba na perceive yun? Di mo ba naisip yun? Sabay-sabay nga tayo, sabi mo, oo nga no. 1, 2, 3. Oo nga no. They realize that. Lakbuan na nila. They were fishermen and it is the catch of the lifetime. Nasa kanila. Pero iniwan pa. Parang gusto kong magkaroon ng bahay. Anong bahay? Yung bahay ng sarili kong isla. Tapos nung naibigay, gusto ko buong Pilipinas. Ganun. Palaki ng palaki. Sabi ni Lord, eto na, sige. What will profit a man even if he gain the whole world? Under mo na lahat ng presidente sa buong mundo. Pero mawawala pa ang kaluluwa mo. You will lose your own soul. Ano ba talaga mahalaga? Ano ba talagang pangako ng bukas? Bakit walang makapag-guarantee niyan? Amen. Kung hindi lang tayo aasa sa kasalukuyan na merong Kristo sa puso, wala tayong pag-asang umasa kung ano ang bukas. Now today, God is answering your thought. Tomorrow, tanong lang, ba't gusto mo mabless? Lagi mo tanungin mo yan katabi mo, kung ano, ba't gusto mo mabless? Pag tinanong mo, mabless mo, pastor, bless mo naman ako. Pastor, pag-blame mo kami ng blessing. Okay, walang problema. Okay, ano, boat sinking, net breaking blessing, walang problema. Then after what? Will it satisfy you? Eh, ito mga taon to, pagkatapos nung na-encounter si Jesus, ganyan matindi, pag na-encounter mo si Jesus, ang mga bagay-bagay sa mundong ito, nawawala ng sobrang kabuluhan. Hindi ko sinasabing walang kabuluhan. Yung sobrang kabuluhan, yun na yung magkocontrol sa'yo, no? Yun na yung magdadrive sa'yo, yun na yung pipigil sa'yo, yun na yung magbibigay ng kaguluhan sa'yo. Noon simula nang nagpagawa ka ng bahay doon, kumusta? Andiyan pa ba yung bubong ng bahay? Wala bang nagnakaw? Hindi ba ninakaw yung washing machine dyan? Yung aso, pinakain na ba? Yung bermuda, baka natuyo yan. Eh, nung wala kang bahay na gano'n, nagugulo ka? Hindi ka nagugulo. Amen? Do you realize that? Simula nung nagkaroon ka, nagulo ka. Ay, baka umalis. Hindi ako pwede mag-jeep. Bakit? May alahas ako, baka ma-hold up ako. Nung wala kang alahas, di mo iniisip yun? Ano ma-hold up sa'yo kung wala ka? Hindi ko naman sinasabi wala ka yan, na hindi ka dapat magkaroon yan. Kaibigan, after ng blessing, merong importante. Kuha ng lahat ni Pedro. Kasi yun ang mundo niya, pangingisda eh. Hindi na malayo na si Pedro ay amoy dagat na yan. Hininga, dagat. Amen?
Amen. Yung balat niya, baka yan ang tunay na Aquaman eh. Actually, si Peter, Aquaman yan. Dahil buwan yan, nasa dagat na palagi. Tingnan mo, palaging dagat ang usapan. Kuha ka ng isda, yung una makuha mo, oh, Pedro, kasama doon sila sa bangka, tatawid sila, no? Palaging tubig at dagat ang pinag-uusapan. Kaya pag ako'y nasa tabi ng dagat, ang dami-dami kong naiisip. Ewan ko itong maraming mga nangingisda dito sa wifi, kung ano mga naiisip ninyo. Amen. Sabi ko, sige nga, kung totoo yan, nahuli nyo. Kung hindi ko yan matigman, hindi ako maniniwala. Sinabihan ko yung isang kapatid. Kung totoo yan, pag matigman ko yan, doon lang ako maniniwala. Pero ako, yung nakuha ko, maniniwala ko kasi makakain mo pag pumunta ka dito. Amen. Pero tigi sa isang hiwa lang sa dami nyo. Okay? So, itong magpapapunit ng lambat na to ay dahil sa bigat ng mga isda. Ay dahil sa dami ng isda. Sobrang blessing. Then what? Okay, ano bang pangarap mo? Umabroad ka. Then ano? Kuha mong sweldo, pinangarap mo, ito na yung sweldo ng gusto mo. Okay, binigay na, tayo ka ng company. Dito na, lumaki na, nag-bless ka, no? Na-bless ka, super. Naikot mo na yung buong mundo. Pangarap mo, makarating ka dito, makarating ka doon, no? Lahat binigay na! Amen! Ikaw na yung may pinakamalaking sweldo sa lahat ng Pinoy na naka-abroad. Nakuha mo na lahat. Then what? Anong kasunod? What will really satisfy you? In this world, nothing can satisfy us kundi si Jesus lang. Siya lang. Kahit saan ka pumunta, hanapin mo pa rin ang Diyos. Tandaan mo yan. Marami nang na ako nakitang atakbo at ulin. Pero nakita ko rin sila atakbo pabalik. Sir, talagang na inaamin ko. Walay ako kay Kristo, wala akong magagawa. Sobrang lungkot ng buhay. Amen. Merong isang kapatid talagang inamin niya sa akin. Sabi niya, at sa tagal nang wala sa church, nagkita kami. Pastor, sasamantalahin ko na po itong pagkakataon na ito. Sige, ano yan? Pwede na po ba akong bumalik sa church? Sabi ko, sino bang umalis? Ako po. Hindi ko bumalik. Pinalis ka ba sa church? Hindi na ba? May feeling niya, hindi na siya mahal. Pambira ka. Church mo to eh. Family to eh. Ikaw ba, palalayasin yung mga anak ng family. Bumalik ka lang. Hindi ko, inaamin ko po, ako po talagang tuyong-tuyo na. Dry na po ako. Hindi, bumalik ka lang. Amen. Isda ka, ba't pumunta sa lupa? Pantubig, balik ka sa tubig ng buhay. Balik ka. Ngayon, natuwan-tuwa siya. Na-restore siya. Amen. Parang yung prodigasan lang yan eh. Nahihiyang bumalik. Pagbalik niya, mag-practice pa siya. Sabihin ko, ganyan, kahit pakainin ako. No, hindi, ni-restore pa. Yun ang future. Ang present niya, ang present ni prodigal, kahirapan, kagutuman, amoy baboy, pagkain baboy, warak-warak na damit, na? Walang magsumagpakain, kahirapan, walang pagkakataon, walang aras, walang pag-asa, pero anong future niya pala? Ang ganda. Bakit? Humakbang siya, umasa siya, pabagbalik ko sa aking ama, duman lang makakain ako. Hindi ganda nga nangyari. Pagbalik niya, naresto, bigay ang sing-sing. Bigay ang balabal, paliguan, i-restore. Bakit? Kahit yan, mukhang baboy, nag-amoy baboy. Amen. Nagbuhay baboy, ang apelyido niyan, kamukha apelyido ko pa rin. Walang nagbabago. Amen. Naalis lang yung brother, pagbalik, babalik yung brother. Amen. Kung merong backslider dito, balik ka na! Palakpakan naman natin ang Diyos ng buhay. You know, how you hear and understand affects what you do. Kung paano mo naririnig at nauunawaan, apektuhan niya kung anong gagawin mo. Pero pag si Lord na mismo nagsabi sa'yo, pagka mayroong conviction at alam mong ngumisan nagme-mensahe ang lingkod dito, nararamdaman mong kinakausap ka ng Diyos. Marami nga nagsasabi, parang lahat ng sinabi ni Pastor para sa akin, ay, grand slam ka. Yung iba 50% lang, ikaw 100%. Ibig sabihin, talagang sobrang pagmamahal ng Diyos sa'yo mula umpisa hanggang matapos. Amen. Para sa'yo ang mensahe, napakaganda nun. Biro mo, pinuyat mo ako. Dahil sa'yo, napuyat ako sa kagawa ng mensahe kasi mahal ka ng Diyos.
Para sa iyo to. Amen. Alam mo ba, tuwang-tuwa ang Diyos na pagbalain ka niya. You don't think that, Lord, hindi ko deserve. Lord, alam ko kung mga pagkukulang ko, hindi ko to deserve. No, you deserve it. Why? Yan ang ayaw na maisip mo. Ni Satanas, na gusto mong maisip mo na hindi ka mahal ng Diyos. Na wala ka ng pag-asa, ang hirap ng lumapit sa Diyos. Pag the more na naririnig mo yan sa Diablo, mas lalo mo yung isipin na madaling lumapit sa Diyos. It takes a closer step. It takes a step forward towards God. Lumapit ka lang. Alam mo, tingnan mo ah, kanina nangangaral si Kristo sa marami. Napasin mo? Nangangaral siya. Mamaya one-on-one na. Si Peter nang kinakausap niya. Ibig sabihin, meron talagang preaching na pangmaramihan, merong one-on-one. After nito, si Lord mangungusap na sa'yo. Abang nagbe-preach ako, nangungusap si Lord sa'yo. Sabi ni Lord, sa heart mo, di ba? Di ba? Di ba? Ikaw naman sa'yo, opo, opo, opo. Kasi pagdating kay Lord, alam mo, hindi ka na makapagsinungaling. Hindi mo naman mapagtakpan. Alam ko, minsan bagay ka nagpapariband. Ang haba-haba ng buhok mo, bigla ka nagpaputol. Ang alam namin doon, naghaway kayo ng boyfriend mo. Ayan. Bigla nagpaputol ang buhok. Sudden change. Something may, hindi na mundo. Pero it's not for us to judge. But I know there is something there inside you na kinakausap ka ng Diyos. Diba? Tama yung sinabi. Diba ganyan? Amen? Why? Pag hindi mo kasi napapakinggan at naiintindihan ang instruction ni Lord, hindi mo yung gagawin. Alam mo, hindi mahirap pa. Iniwan nila ang lahat ng, pati mga bangka nila, yung business nila. Iniwan ang bangka, iniwan ang laman ng kanilang lahat ng huli at sumama sa kanya. Siguro nagkasaya, oy, ito, sabihin mo sa asawa ko ha, tsaka yung ano, bayaran lahat ng utang, bayaran ng lahat ng aming pangangailangan, sasamahan ko lang si Lord dahil sinamaan nila ang napakagandang balita. Anong gusto mong kasama? Okay? Yung alam niya kung yung business mo, stay ka sa business mo, o alam niya kung nasa mga isda. Amen. I've done everything. Pagod na ako sa buhay. Ginawa ko na lahat. Pero hindi mo tinanong, Lord, ano bang aking gagawin? At saan ko ito'y gagawin? Nagtanong ka na ng ganun? Para naman ang aking bukas ay secured. Para naman ang aking bukas ay merong kahulugan. May kahalagaan ang aking bukas. Lord, pakituro naman. Kaya madaling iniwanan nila Pedro eh. Sabi niya, sama tayo sa kanya. Bakit? Eh, madali pala sa kanyang yumaman eh. Isipin mo, meron ka ng fish market? Amen? Pero hindi inisip ni Pedro mag-fish market. Sabi, ibang usapan na ito, tao na. Ito magpapakain ng tao, ito maghahanap na ng tao. Yung mga isda, pangkain lang ng mga tao yun eh. Pero yung maghahanap ng mga tao na ibibigay sa iyong panunungkulan, yeah, may cell group ka, meron kang dinidisciple, importante yan, yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga sinabi yan eh. Di ba kanina, 241 ang nag-graduate? 252. 252 na nag-graduate ng SUNY. Alam niyo mong ibig sabihin nun, nalaman si Kristo. Amen? They know the salvation. They know repentance. They know what is cell group. They know what is church. Ganun po, dito po sa church na to, may curriculum kang susunod. Huwag kang matatakot matuto. Amen? Kadalasan, marami ng born again daw for 20 years, hindi ma-recite in January 16. Amen? Mahirap, may challenge ka ng demonyo. Hindi mo alam kung anong sasagot mo laban sa kanya. Okay? Tandaan mo to, si Lord mismo gusto kanyang pagpalain. Madali sa kanya. Sabi niya, siguro naisip si Pedro, tagal naman na mag-preach nito. Ginamit pa ang bangka ko, hindi ako makauwi-uwi. Alam mo yung ganun? Hindi ako makauwi-uwi, bangka ko pang ginamit. Tapos pagdating niya, kakausapin pa. Oy, Pedro, sige, lumabot ka ng konti at ihulog mo ang net. Inamon pa yung gatalinuan. Alam mo yon? Marami dito na siya. Ako, lelekturan mo?
Meron akong gano'n. Minsan binasahan ko. Bro, alam mo bro, ganyan. Bro, huwag muna akong lecturean. Wow. Fried chicken. Amen. Fried fish. Huwag muna akong lecturean. Pero talaga ito, totoo to. Sabi ko, pag ito, hindi nagpaayos ito, hindi ito sasaya sa kanyang buhay. Ang ganda ng buhay, ang ganda ng sahod niya, malungkot. Hindi ko na po sasabihin, di detalye yan. Pero ano, medyo nakinig, gumanda ang buhay niya. Amen. Kausap ko po ito. I don't tell the name of people. Okay? So, itong si Peter, ginamit pa yun. Ginamit na yung bangka niya, tapos gina-challenge pa. Ha? Ako tuturuan mo? Eh, fisherman ako. Ikaw, never kitang nakita ng isda sa buhay mo. Instruct mo ako. Pero sige na nga, total, kanina, maganda naman yung preaching mo. Naniwala na nga ako sa'yo. Sige, susunod ako sa'yo. Eh, kesa sa zero, sumunod ka na. Ginawa mo ng lakas mo eh. Inubos mo ng galing mo eh. Wala pa rin. Si Lord naman. Amen. Bakit? You should be happy after teaching the multitude. Now it is PID. Personal Intentional Discipleship. One-on-one na to. Amen. Kaya after ng preaching dito, ang dami kong personal message. Pastor ganito po, pastor ganyan po, ganyan, ganyan po. Oh, umuulan ng PM sa akin. Ano po yan, araw-araw. Why? Because out from the words of God is a word from God. Nuri ko to, out from the words of God is a word from God. It is important to hear a personal message from God. Yung personal message mo from God, kailangan makuha mo yun. Kailangan mag-grab mo yun. Kailangan mapasayo yun. Amen? Wag mong pigilan lang sarili mong malaman mo kung anong kalooban ng Diyos, kung anong nasa puso niya, kung anong mga nasa isip niya. Kaya yan, binibigyan po ng panahon yan. Pakikipag-meeg sa Diyos, pakikipag one-on-one kay Lord. Hindi nakuha ni Peter ang kanyang instruction from the Lord na mas mahalaga ang kanyang pagsama kung hindi mo na siya ng isda. Amen. Tandaan mo, inuna nang nabinless ni Lord si Peter bago siya binigyan ng bagong tas. Nakuha niya ba? Kaya pala ito ituro kung nasaan ang biyaya, edi sasama na ako sa kanya. Pero meron pong danger dyan. Amen. Nung kinakausap si Pedro, lahat ng against sa kanya, sinasabi niya. Eh, magaling. Don't mo tan. Hindi, Lord. Eh. Kaya, alam mo ba? Kaya, Lord, nakadaong na dito kasi wala nga kami nakuha. Bad trip na nga eh. Tapos, magtuturo ka pang ganyan. Tapos, hindi pa timing ng pangingisda. Pero dahil sa kanyang pagsunod. Kung minsan, kadalasan kung ano ang pasalungat sa pagkatao mo, ano ang pasalungat sa damdamin mo, sa puso mo, yun ang tama. Basta galing sa Diyos. Paano mo maririnig yun? Pag personal mo nang kausap ang Diyos. Kapag ka one-on-one na, kapag ka wala na yung crowd, kapag ka kayo ng dalawa ni Lord, kaya pagka tapos na yung pagkukunwari mo, pag nausap ka, ay brother, kumusta ka na? Okay naman, ikaw. Ganun pa, no? Ikaw. May tinatanong, oh, pastor, anak, kumusta ka na? Okay lang po, ikaw po, pastor. Eh, siyempre ako, okay ako. Amen. Kaya kita kinukumusta kasi pinaisip ka ng Diyos sa akin. Salamat naman sa pangungumusta. Amen. Kung hindi nakipag one-on-one si Peter at kay Lord, kung hindi siya pumayag na lumayo at mag-drop ng net, kung hindi siya nagsumunod sa instruction, wala siyang nakitang ganung himala. Amen? Kaya pag nangungusap sa iyo ang Diyos, out of the crowd, one-on-one, mamaya after ko mag-preach dito, kausapin mo ang Diyos. Mag-meditate ka, lahat ng narinig mo dito, ilista mo, then balikan mo. Hindi ka nagpapacheck ng attendance dito. Hindi ka nandi dito para ganyan tayo karami. Amen? Study and learning are different. Marami na nag-study but they did not learn. Amen po ba? Why? Learning is the application. Pero ma-study, madali mag-study. Everybody can study. You can study, I can study.
You can study this, okay? Keep studying, but learning from this, ibang application na yan. Yun na yung pagsunod kay Kristo. Yun na yung pagsunod, follow me. Nunda yun, okay? Bakit ka binless ni Lord? Bakit kanya i-bless? What is about tomorrow? Siyempre, pag tomorrow, bibless mo ako, Lord. Anong blessing mo sa akin, Lord? Bibless mo ako. That's good. There's nothing wrong about asking blessing. But if you don't know the intention of your heart, na dangerous, yun ang delikado. Kung minsan kasi you want to be blessed, may plano ka na sa iyong isip. Amen? Alam mo, bakit kailangan kang i-bless ni Lord? Bakit humingi ka ng blessing? Para malaman mo kung ano alam niya. Tingnan mo, siya'y nakahuli ng maraming isda. They catch such big amount of fish. Sobrang dami. Ito ang nangyari. Sabi niya, go away from me, Lord. I'm a sinful man. Saan ka dadali ng blessing na iniingi mo? Do you realize that? Alam mo, lahat na backslide because they don't know why they are blessed. Lahat ng hindi nag-malfunction, after they've been blessed, they were lost. Nawala sila. Bakit? Because they don't know why they have been blessed. Bakit sila na-blessed? Amen? Alam mo, sa presensya ng Diyos, doon mo malalaman na may kayo pang kasalanan. Anong sabi ni Pedro? Sagot sa kanya, after niya makuha yung blessing niya, anong sagot sa kanyang pagpapala? Away from me, Lord. I am a sinful man. Nakita mo ang purity ng Diyos at yung impurity. Yun ang nakita ni Peter. Bakit? Grabe, hindi ko deserve ito. Pagpalain ako ng ganito kalaki. Hindi ako nagpipray. Hindi ako naglilingkod. Wala akong pakiram. Actually, rebelde nga ako eh. Actually nga, against ako eh. Pero grabe, nahagip pa ako ng pagpapala ng Diyos at ako'y na-bless. Ito yung sagot dito. Sabi niya, hindi ko na nga iniingi. Nahagip ako ng palalangin na yon. Tinaas ko ang kamay ko, 50% lang. Pero grabe, 100% pa rin ako. Hindi ko na nga tinaas yung kamay ko ng todo. Ganun lang eh. Tumalab pa rin. Amen? You know. You have been blessed. Alam mo, pag pinagpala ka ng Diyos, hindi mo deserve. Amen. What is good about Peter, after being blessed, he realized he is a sinner. Bakit? Nahihiya po ako. Bakit? At sobra pong dami nito. Kanina lang, kinu-question kita. Kanina lang, nagdududa ako sa iyo. Kanina lang. Pagkalambing-lambing. Kanina lang, Lord. Ayoko na halos maniwala, pero nung dumating, grabe to, Lord. Wala na bang tigil? Parang poso na bumubulwak kahit hindi binubomba. Amen? Some people are blessed. They think they are excellent. They think they are good. Na-amaze sila. Sip, anong gusto mong buhay? Bibilangin mo yung isda. Daming isda, diba? O sumama kay Kristo. Si Peter, nakita niya yan. Masasamaan ko na to. Kesa sa magbibilang ako ng isda, sasamaan ko yung alam ko nasa mga isda. Why? Napakahalaga na malalaman mo bago ka. Kasi humingi ka ng blessing eh. Eh, blessed ka na nga, humingi ka pa. Ang tanong, bakit? Para ano? Your tomorrow must be answered. Bakit? Ano bang intention mo? What is our intention? Why we need to learn? Why we are doing training? Bakit may sunil? Bakit may life class? Bakit may SOL? Bakit may leadership? Bakit may training? Bakit? Para sa bukas yan. Amen. Maawa ka naman, mismong anak mo pa ang hindi discipled. Na-disciple na lahat, ang daming na-disciple, yung pamilya mo pang maiiwanan. Sariling anak mo, hindi mo makontrol, nanonood na ng pornography. Amen? Maghapon na nakababad sa Mobile Legends yan. Nakita mo, nilalapa na siya ng kalaban, wala kang magawa.
Hindi, wala kang ginagawa. Alam mo yan, pamatay, spiritual life yan. Amen? Pero wala kang ginagawa, wala kang akbang. Amen? Why? You are a party for the death of your son or daughter. Di ba sabi ng Bible, do not be a willing party for the death of your child. Anong death? Yung bukas niya, paano masasagutin ang bukas niyan? Paano masasagutin ang kinabukasan niya kung wala kang pakialam sa kasalukuyan? Nare-realize mo yan? Bakit ka blessed? Bakit ka may sasakyan? Bakit ka may bahay? Bakit ka may magandang trabaho? Bakit ngayon malakas ka pa? Bakit hindi ka naka-line up doon sa mga malapit na mamatay? Bakit wala ka sa ICU? Bakit wala ka sa kahirapan sa Pilipinas? Bakit hindi ka naghihirap? Lahat siya may meaning. Bakit ka blessed? Ngayon, imihingi ka naman. Ang tanong naman, bakit gusto mo mabless? Amen? Remember this. It is not how great you are, but to see your difference from God. Yun ang nakita ni Pedro. No, kanina, sinachallenge niya lang ang Diyos. Ngayon, sabi, Panginoon, so, the blessing led him to conviction. At nakita ni Lord, ngayon, nakita na nito. Kaya tingnan mo, naging matinding leader si Peter. Iba nang hinihingi nito. Sumama na sa akin, nang iwan. Yun ang magandang iwanan. Iniwan niyo lahat, sumasunod lang si Kristo. So natural, ngayong panahon na ito, di ba naman bebenta o ano? Eman, di ba na lang, tungkol conviction ni Lord. Siyempre, may planner ka, nagpa-plano nga tayo. Okay? Amen. Pero tandaan mo to, bago nakita ni Peter ang kanyang impurity, pinagpala mo na siya. Alam mo magandang balita doon? Kung minsan, kahit na hindi mo deserve, kahit na makasalanan, nabibless. Makasalanan pa si Pedro, makuha niya yung ano ba, di ba? Nung makita niya yun, then naramdaman niya. Ikaw ba, wala bang conviction kayo sa kasalukuyan sa'yo? You have this much wherein you know you don't deserve, but you have it. Tumawid ka lang, hindi ka nasagasaan. Alam mo, ang dami mong pagkakasala, ang dami mong ginawang hindi maganda. Grabe, nakatawid ka ng daan, hindi ka nasagasaan. Di mo lang nare-realize yun eh. Kasi akala mo, walang dapat pasalamatan. Alam mo ba bakit hanggang ngayon, binibless ka ni Lord? At bakit ka niya ibibless sa bukas mo? Why? For you to become a blessing to others. Kaya sabi niya kanina, usapan isda. Usapan business. No, mamaya, tapos na to. Tapos na to. Next level ka na, Peter. Usapan naman tao. I-upgrade na kita. So, ibig sabihin, kung ano man meron tayong pagpapala, it will drive us to relationship to people. Amen po ba? But ngayon, alam mo, ba't humihingi ng blessing? Ba't kayo i-bless? Now you know the answer. Hindi yan blessing kung walang kinalaman niya sa pagpapala ng iba. Hindi yan blessing. Ang blessing, kapag nagiging blessing na, magkakaroon ng pagpasa. Amen? Amen po ba? Abawa ako, nag-aral ako ng salita ng Diyos, loaded ako. Pag hindi ko to release, wala rin. Na-edify lang ako, pero hindi ako naging pagpapala sa iba. Di ba? Pangako din sa Bible, di ba? I will bless all the nations. I will bless you so all the nations of the world will be blessed through you sa pamamagitan mo. Amen. Sabi sa Genesis 22:18, di ba? Sinang pinangako yon. So, ang natural know-how ni Peter, ginamit ng Diyos. Alam mo, pangingisda? O, sige. Yang equipment mong yan, yan ang gagamitin na. Pero mangingisda ka, tao naman. Yan naman ang makukuha mo. Bibigyan na kita ng mission. Ano ba talaga ang mission mo? Ano ba talaga ang vision mo? Kaya nga meron, sa church, meron tayong vision, meron tayong mission. Bakit? May gagawin tayo. Saan yun? Future. Sabihin natin, future. But you know, nowadays, people wants to use Jesus so that they can all get only the fish. They want to pray, they want to worship, they want to serve. Their focus is on the fish. Nakapokus sila doon sa blessing, hindi doon sa blesser. Amen? Nakukuha niyo po? Kaya pag blessed ka na, alam mo na, kasi bakit ko to sinasabi?
Sa panahon na to, this is a tricky moment. Especially during this time of pandemic. Ang daming nawawala. Ang daming nawawala sa dapat na kinalalagyan nila dahil hindi nila alam. Bakit pa sila napagpapala hanggang sa panahon na to? Kasi gusto, kailangan silang gamitin ng Diyos. Napakasarang kasama ang Diyos. Amen? Napakasarap kasama ng Diyos. Do you know that God funded His purpose in you? Kaya Kanya binless. You know why we are blessed? Amen? Pinunduan na ng Diyos yan. Binless ka na niya. Why? Kasi may purpose siya. Okay? At susundin mo ang kanyang kalooban. Malapit na po ako matapos. May kukwento po ako sa inyo. Aaminin ko na po ang katotohanan. Sabihin mo, may aaminin si Pastor. Aaminin ko na yung istorya ng aking mga isda, yung dalawang nakuha ko. Kaya ang sabi ko, there is a story to tell. Masyashock kayo. Nagpunta po kami doon, sobrang hina ako ng, di ba, pagod na pagod ako, ang dami namin ginawa maghapon, aras wala kaming tulog. Sabi ko kay Pastora, mga isda tayo, tara, sabi niya. Kasi kailangan naming mag-replenish, mag-repress. So, pumunta kami doon sa tinatawag nating Garhood Bridge. Pagdating namin doon, nakita ko ang Garhood Bridge tulugan sa sobrang pagod. So, naglatag ako ng ano, naglagay ng mesa, tsaka ano, talagang super parang outing eh. Tapos, dinagay ko yung kutsyon. Habi ko, pipilitin ko pa rin mga isda. Pero bago ako ng isda, linehans ko yung tubig. Ito yung puhunan ko. Linehans ko yung tubig. Sabi ng puso ko, hindi ako uuwing walang isda. Kasi limang beses na ako ng isda, wala akong huli. Pang limang beses na to, hindi ako uuwi na walang dalang isda. So, suma total, etong nakakalungkot, rinigaluan ako ng pang-mingwit na pagkamahal-mahal. Eh dahil mahal na pagtripan. Nawala siguro matinding pangangailangan. And then nanulungkot naman ako para sa kanya. Ninakawan niya, Pastor. Ang sabi ko na lang, Panginoon, kung binenta niya yon, hayaan mong baka kailangan niya sa kanyang buhay. Sa kanyang mga finances. Ayawan ko kung sinong kumuha na. Basta nawala. So bumalik ako sa dati kong pamimingwit. Yung pamingwit ko, yung ganyan lang kaliit yung hook ko. Alam mo yung hook ko ganyan kaliit, pero ang pangarap ko ganyan kalaking isda. Parang hindi tugma sa gusto kong maging isda sa laki ng hook ko. Pag nadali ko yon, talagang disgrasya na lang. Amen. Baka pa after ko makuha yung sobrang laki ng isda, no? Mawala yun, makita ko yung hook ko, naging pako, diretso. So may aaminin na po ako sa inyo lahat paano ko nakuha yung isdang yon. Pagkabato ko po ng isda, ng hook ko, pagkuha ko, meron ako nakuha. Sabi ko, ito na, natupad na ang aking pangarap. Nakuha po ako ng isda ganito. So because of my generosity, binalik ko yung sa tubig. Basta ang alam ko, may puhunan ako. Bago ako ng isda, dinehans ko ang tubig. Hindi ako uuwi na walang isda. After noon, inagay ko yun. Imbes na, inagis ko na naman, pagagis ng hook ko, dinagay ko sa tabi, ako'y natulog. Pag-gising ko, hindi pa rin gumagalaw. Eto na ang totoo. May katabi ako ng isda. Ang ganda ng panghook niya, lokal pa. Amen. Nangingisda siya. Eh, nang ako na itumayo, nakita ko, gabi, wala pa rin. Alam mo, nakakuha siya ng isda, may git sampi. Ganyan kalaki. Sabi ko lang, oh, wow! Wow, that's so big! Kula na, sabihin ko, that is supposed to be mine? Alam mo, pag ano niya, sabi niya, sabi ko lang, wow, ang sagot niya, you like it? really? Yeah. Yeah. I have, ano, meron akong flies. Tinanggal ka. Oh, it's yours. Really? It's mine? Yeah, it's yours. Wow. Medyo, kunyari pa ako, sabi ko, may kwento ako dito. Kala ng mga kasama ko nangingisda, ha? Ito, malupit. Naghagis ako.
Ginanaan ako, sabi ko, may isda. Inaagis ko kung saan siya nag-aagis. Wala pa rin. Eto, makakalungkot. Nakita ko na naman siya. Ginagano na naman niya. Sabi ko, meron na naman. Pagkuha, mas malaki doon sa una. Sabi ko, siguro hindi na niya bibigay sa akin to kasi sobra na. Sabi ko, take it. What? I'll take the other one. Yeah. Kinuha ko na naman. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, nakakadalawa na ako. Alam mo, ang sarap pala makakuha ng pagpapala kahit hindi mo pinagpaguran, basta pinanalangin mo. Hallelujah! Woo! Amen! Nakapalibot tayo ng pagpapala. Hindi mo kailangan mag-struggle. Anong kailangan mo? Maniwala ka. I-lay hands mo. Pag-pray mo. I-utter mo. Ang sabi ko, hindi ako uuwi ng walang isda. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Kaya wag na kayo malungkot. Kayo mga mahilig mag-fish. Mas malaki yung mga hinuli ko. Ay, di. Huli niya. Napasa akin lang. Amen! Alam mo, sabi niya nanging isda. So, no problem. It's yours. I just do this for fun. Hallelujah. Amen. Alam mo yon? Pagka i-bless ka ni Lord, may gagamitin siyang iba. You don't need to struggle. Ang alam mo, mag-pray. Kung kailan pa ako nangihina, walang gana mamingwit, pinipilit ko na lang ang sarili ko kasi bukas, maulinis na naman, meron na naman ministry. Tapos maghahatid naman ako ng mga bata, maghahatid ako ng magandang asawa. Magde-devotion ako, magpe-prepare na naman ako ng message. Start of the week, ito na lang pagkakataon kong mangista. Sabi ko, nanlalambot pa ako. Sabi ko, linihas ko tubig. Makakahuli ako ng ista. Tapos, sabi ko, nasyak ako. Alam mo, nahiya na lang ako. If I stay another 1 hour, 5 iuwi ko. Eh, sabi ng Bible, di ba pinakain niya yung 5,000? 5 loaves and 2 fish. Kaya dalawa, pwede na yun. Okay na yung dalawa. Amen. Palakpakan naman natin ang Diyos. Kumisan, we are struggling. Ginawa mo ng lahat. Amen. Ginawa mo ng lahat, wala pa rin. Ang sarap parang malaman. Grabe. Yung palang pagpapala ko, magmumula doon sa gagamitin ng Diyos. No. No problem. That's yours. Nung inuwi ko, ninagay ko sa supot. Inulit ko pa, kinonfirm ko. Is this really, this tooth is mine? Sabi niya, ala, baby, why you are asking again? Sabi ko, baka mag yan. Sabi ko, baka mabago pa ang isip nito. Sabi ko, uwi na tayo. Bigla akong lumakas. Alam mo, nangihina akong pumunta doon. Excited ako umuwi. Bakit? Alam mo, nasa isip ko, eto, nasa isip ko, nawala na sa isda, napunta na sa spiritual. Lord, salamat, may mensahe na ako sa Biyernes. Ah! Hindi na ako mag-i-struggle kung ano message mo. Etong mensahe ni Lord sa iyo, pakinggan mo. Bago mo palang sinabi sa kanya, na-i-bless kanya, blessed ka na. Nakaanda na yung isda, lalangoy-langoy na doon. Alam mo, pumunta ako doon, low tide, nakuha na mag-high tide, wala pa akong nakukuha. Sabi ko, sa dami ng hook, bakit na pupunta doon sa hook niya? Extension of blessing ko pala yun yung taong yun na hindi ko man kaano-ano. Naandun siya, kuha siya ng isda, ang ganda ng pangisda niya. Sabi niya, para sa akin pala yung equipment niya, yung galing niya, gagamitin pala yan para may bless niya ako. Ay, in the name of Jesus, Son of the Living God, magkaroon ng sariling peace pandyon sa ginawa niyang kabutihan sa akin, no? You don't need to struggle. Ngayon, mga nagtatanong dyan kung talagang huli ko yon. Hindi ko huli yon pero napasa akin. Amen. Anong gusto mo? Si Peter, di ba? Gusto niya lang, zero siya. Biglang, umuwi, sobra. Ako sabi ko, tama na to. Itong dalawang itupis na to, mag-feed na ng 4,000. Amen. 4,000 message ngayon, di ba? 4,000 yung umattend. 4,000 halos yung makakarinig ba ng mensaheng ito? Tama, yung dalawang tupis ko magpapakain ng 4,000, 5,000. Amen? Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay. Asan? Ayan! Alam niyo yung ayan, nakaupo doon sa gilid? Siya yun. Amen? Actually, nahiya pa ako magpa-picture, parang feeling ko ako lang yung nakakuha.
binigay sa akin, nakuha ko pa rin. Amen. Bigay nga lang. Amen po ba? Palakpakan naman natin ng Diyos. Inuulit ko po to, si Lord nang gagawa ng paraan para pagpalain kanya sa ninanais mo. Siya nang gagawa ng paraan. Basta, alam mo, ay sarap kasama ng Diyos. Look at this. A life without Jesus is a fake success. Inuulit ko po. A life without Jesus is a fake success and a fabricated happiness. Ha! Masakit yun. Amen? Pinapabricate mo na lang yung kaligayahan mo. Hindi po pwedeng talagang masaya ka. Alam mo, hinang-hina ako doon, ginanaan akong umuwi. Sabi ko, umuwi na tayo, baka babawi po to. Amen? Talagang binagbang, kunyari, hindi ko pinahahalata sa kanya na sobrang saya ko eh. Andun sa flooring, pero binagmamasdan ko, baka sa ganun ng isda, mabalik sa tubig. Pinagmamasdan, hindi, aking ka na. Ayun, ninuto ni Tita Alice the next day. Ang sarap. So at least, hindi mo na ako nag-sibrim. Sibrim ba yan? Amen? Look at this. Do not fabricate your happiness. Alam mo, fabricated happiness? Kilay is life. Kaya po, naging buhay ang kilay. Amen? Lahat na, pinahatak na yun. Alam mo, para hindi ka gaanong magastos. Kung magpapabata ka, magpalagay ka na ng tornilyo dito, yung ina-adjust na gano'n. Oh. Every 2 months, i-adjust mo, attacking kang gano'n. Huwag mong ipabricate ang iyong kaligayahan. Iasa mo yung kay Kristo. Meron isang kapatid dito, nakikita ko. Can I name you, bro Jerome? Nakikita kita, bro Jerome. May kinwentong blessing sa akin yan. After ng expectation versus reality. Amen, talagang nagpa-pray siya. Amen. Pinagpa-pray siya kay Pastor David, nakasabay niya yata. Tapos inangkin niya yung message. Grabe yung nangyari sa kanya the whole week. Supposed to be na merong disaster na mangyayari sa kanyang employment. Pero grabe, restore ni Lord, binalik niya. Bakit? Kasi pinarampananayanan niya. Amen. O binigay niya ang faith niya sa Diyos. Base doon sa narinig niya. Bakit? Una, sabay-sabay nakarinig parang ganito. Nung mag-isa na siya, pinersonal niya, Lord, this is my expectation. Ang ganda nun naging reality niya. Kausapin niyo siya. Anak, yan, sinambit ko na, bayad na ako sa'yo. Do you realize that? The blessing is already waiting for you. All you have to do is pray and expect. Ito, talagang nag-pray. Tubig ka, huwag mo masisiro. Pero ramdam ko talaga, walang isda. Pero hindi, sabi ko, naghihimala si Lord. Pinaulog niya kay Peter, bigla nagka-isda. Wala akong nakuha, pero nakuha ng iba. So, okay ba yan? Sir, wala po akong mapapanggap. Digyan mo na ako ng background na. Hanggang ngayon, Panginoon, inaantay ko yung aking mapapangasawa. Maganday ka. Pagka sinipag na yung isang cell leader dyan, mag-win uli ng soul, baka yung ma-win niya, yun na yung para sa'yo. Sometimes kasi, yung mapapa sa'yo, hindi mo pagpapaguran. Basta ang gawin mo, manalig ka, sumamba ka sa Diyos. Kaya halimbawa, maraming kababaihan dito, walang mga partner. Sabihin mo naman sa mga guys, oy, brothers, kung hindi nyo kami niligawan, mag-win naman kayo ng mga lalaki. Baka yung mawin nyo, yun na yung mine. Mine. Mag-win naman kayo, kaya mo. Alam mo, ganun. Minsan, ang laki ng problema mo, ilang beses na namin na naranasan ito, gumagamit si Lord ng mga taong sasagot sa aming mga problema. Ang dami-dami. From the beginning, napakarami namin kwento, kaya makakaya namin gumawa ng libro. Ang sarap umasa sa Diyos. Amen? You know, maturity? Maturity, pagbabawalan mo na ang sarili mo sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Hoy, maniwala ka. Hoy, manampalataya ka naman. Tagal-tagal mo na, mahiya ka naman. Minsan, okay lang, kausapin mo ang sarili mo. Kaya mula sa araw na ito, amen, the answer of tomorrow depends on how you hear God.
personally. Marami kang katanungan sa buhay. Bakit, Lord? Bakit? Bakit ka nagtatanong? Interesado ka kasi sa bukas. Bakit ka nagtatanong ngayon? Kasi mahalaga sa iyo ang bukas. Ano bang meron sa bukas? Bakit ka naguguluhan? Bakit ka ginugulo ng kasalukuyan? Alam mo, pag na-encounter mo si Jesus, ibang klase mangyayari sa iyo. Pag inaasa mo yan sa Diyos, ibang klase mangyayari sa iyo. My Lord, ang alam ko lang ngayon, kasalukuyan, ha? Pero ikaw nang bahala sa future. Yes, Jesus is the answer of tomorrow. Parang may na-preach ako dating ganito din, ha? The answer. Amen. Ang tanong ito, itong iiwan ko sa inyo lahat. Where you are now is your yesterday's option. But where will you be tomorrow? Ulit ko, ha? Where you are now is your yesterday's option. Where will you be tomorrow? Yan ang tanong. Amen. Yan ang tanong ko sa inyo lahat. Iiwan ako sa inyo yan. Yung kung saan ka naroon ngayon, alam mo yan eh. Last, alam ko yan, nangyari kasi ito nangyari sa akin sa past. Pero pag hindi mo pa, kung hindi mo ayaw mo yung present mo, aba, mag-ayos ka na. Kasi si Lord, nung sinama niya si Pedro, pinaiwan lahat eh. Hindi sinabi ni Lord, iwan mo at pabayaan mo. Hindi. Iniwan nila. Ibig sabihin, susunod kay Kristo. Susunod sa Diyos. Alam mo ang pagsunod sa Diyos, you are with the blesser. You are with the one who knows the fish, where are the fish. Hindi ka naman sisiro. Ang sarap-sarap umasa kay Kristo. Alam mo, kaya maraming mga, kahit mga Kristiyano na nababalisa. Yung iba nag-encounter na, ang hirap, ang hirap ng buhay sa kanila. Why? They only study, they did not learn. That from today, mangako ka sa sarili mo. Sa sarili mo mga kawag sa ibang tao. Matuto ka ng umasa sa Diyos. Ito, narinig mo to. Katulad ni Kristo. Nag-preach sa marami. Pero mamaya-maya, meron ng PID kay Lord. Solo, one-on-one. Tanungin mo, Lord, ano bang bukas? Sabi ni Lord sa'yo, sagot, alam ko na ang sagot niya. Sumama ka sa akin. Gagamitin kita. And I will make you fisher of men. Gusto mo ba yung trabaho yan? Alam mo ba, pag sinunod mo si Lord, you have everything. Kaya akala nila, maraming tao akala nila, ang pagsunod sa Diyos, eh, burden. No. No. When you obey and follow God, umanda ka na. Yung net-breaking, boat-sinking blessing, ano na lang yan, accessories na lang ng buhay mo yan. Pero meron ka talagang permanent, solid happiness that can satisfy you. Yun yung masarap na matulog, masarap gumising. Alam mo, kadalasan, mga tao ayaw nang gumising kasi hindi masarap natulog. Hindi masarap ang katayuan bago natulog. Pero ang masarap natulog, masarap gumising. Bakit? Sinasagot na ng Panginoon ang bukas sa iyo mga katanungan. Itama mo ang kasalukuyan para bawi-bawi ka naman sa bukas ng iyong buhay. Let's all stand and I'll pray for you. Literally, please stand. Sabi ko nga sa inyo, pwede ako hindi magsapatos. Pero nakasapatos ako. Para sa inyo, naglakos pa ako kasi special kayo. Close your eyes and bow down. I will pray for everyone. Sayang, mayalis yung iba. Pag-pray ko po kayo ng blessing, humanda kayo. Pero bago ko kayo pag-pray, dapat alam na ng puso mo bakit ka mabibless. Dapat alam mo na sa puso mo bakit pa niya din. Bakit nung inoopera ka, hindi ka namatay? Bakit dati may cancer ka, buhay ka pa rin? Bakit umayos ang iyong pangangatawan?
Di ba na-COVID ka, kala mo mamamatay ka na. Bakit lumakas ka? Bakit na-recover ka? Di ba blessing yun? Di ba pag namatay ka, iiwan mo na lahat yan. Sumama kay Kristo. Ganun na namamatay kay Kristo, iiwan mo rin lahat. Ngayon, bago ako mag-pray ng blessing mo, ito muna ang tanong ko. Ano ang gusto mong gawin para sa Panginoon? Dapat may plano ka na. Close your eyes and literally raise your hands. I'll bless you. Raise your hands. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, the same way how you blessed the hands of Joseph, na lahat ng kanyang hinawakan, pinagpala mo, iyo rin, Panginoon, ang idako sa mga kamay na to. Lord, if they lack, let them be able to encounter you today because you know where the blessings are. Alam mo, God, kung nasan ang mga isda. Alam mo kung saan huli, alam mo ang timing. Kaya, Panginoon, ayaw namin kasama yung isda, ikaw ang gusto namin kasama. Because all the blessings that the world can give are just an accessory of our lives. But deep inside us, O God, the Prince of Peace, the Great Physician, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, ang gusto namin makasama, ikaw, Panginoong Jesus. Lord, what we know, what of who we treasure in this world will bring us to our destiny. And we thank you. It is you, Lord Jesus Christ. It is not our job. Our job cannot guarantee our future. Our job is not our security. You are our security, Lord. You are the guarantee of our perfect future. And I pray everyone, oh Lord, whoever praying right now with me in the name of Jesus, Son of the Living God, I pray, I'm praying, Lord, that net breaking and boat sinking, overflowing blessings will come upon the life of everyone who are here. In the name of Jesus, Son of the Living God. Panginoon, loobin mo kung paano nanalangin ang iyong lingkod. You just taught me to lay hands on the water. Hindi sa kaparaan ang alam ng iyong lingkod na darating ang pagbabala, kundi sa paraan mo. Patawarin mo ako, Panginoon, sa maliit kong pangarap. Nangangarap akong ng mali, okay lang na isda, pero ang laki, Panginoon, ang binigay mo. Ganon din ang gawin mo sa bawat isa, O God, na narito. Para maging influential sila, para maging blessing sila sa maraming mga tao, especially sa kanilang mga pamilya. Lord, in these last days, pour out your blessings upon your people. In behalf of everyone who are here, O God, I pray, walang ni isa man sa Wi-Fi way na maghihirap. Wala man ni isa man, Panginoon, ang malalampasan. Lahat sila, Panginoon, kanya-kanyang bangkang hakot ng pagpapala. Sa dagat ng puno-puno ng pagpapala na ikaw ang magtuturo kung saan. Lord, you are our GPS. You are our God's positioning system. Ikaw ang nagpo-position kung saan kami dapat dudoon. Higit pa sa aming kakayahan o kaalaman. Salamat sa encounter namin sa iyo sa araw na ito. You will lead us to the answer of tomorrow. And I thank you for blessing everyone here. Even, oh God, sa lahat ng may sakit, I speak blessing and healing in your body right now in Jesus' name. Sakit sa pamilya, I speak healing. Relationship sa magulang ng anak, pamangkin, kamag-anak, pinsan, best friend, business partner, I pray for restoration in the name of Jesus, Son of the Living God. Pinagpapala ko, Panginoon Diyos, mula sa panalangin na to, ang lahat ng taga-Wi-Fi win
They will become a channel of blessings to other people. In the name of Jesus. Yung mga unseen, makikita na. Yung mga isdang hindi nakikita, maglalabasan na sa pangalan ni Jesus. And I thank you, God, even for the harvest of souls. Maraming salamat for you are using this church to reach out many nations, 40 plus nations. Lord, we want the 300 nations. Give them to us, O God, and equip us and teach us so that we will become like Peter. We can leave everything behind na hindi napapabayaan, pero makakasunod, magagamit mo to become fishers of man, which is the most important purpose we have in this world. Thank you for blessing us all as one family today in Jesus' name. Lahat na nakareceive na ng pagpapala ng Diyos, sumigaw ng hallelujah. Hallelujah! God bless you all.